dekada 70, malavirus na kinatatakutan ng mga taga-Mexico sa Pampanga ang pagdating ng isa raw misteryosong kabayo. Pangitain daw kasi ito sa nakaambang peligro. Namin, silang naunang pumunta rito. Mismo nga po ni Ima ko, nakita sa sityo paglagi. Nakakilabot daw talaga ang itsura. Mas gugusto niyo pa daw mamatay kaysa makasalumong karo di kabayo. Karo di kabayo? Para tigilan mo nga yung kalukuhan mo na yan. Hindi naman totoo yan. Kwentong kutsero nga yan eh. Takutin mo pa kami yung tipong naiihi na kami sa salawal sa takot. Baka mamaya mas gusto yung pang maihi sa lawal mo kapag nakita mo kung ano nakasakay sa karo di kabayo. Pag nakita ko yung sinasabi mong kabayo na yan, o kahit sino pa yung nakasakay dyan sa kabayo na yan, isa lang itatanong ko. Ano pare? Eh di itatanong ko kung anong numero tatama sa karera. Nung ako niyang nangingisda, meron akong naririnig na sumasama sa akin. Pre, mag-iingat ka dyan. Baka makasalubong mo yung tikba lang, ha? Murit ka. Puting ka, Crescencio. Ikaw ba yan? Tanong na misis ko, may kasama ako. Sabi ko wala. Eh sabi niya, meron, naririnig ko eh. Pero ang iba, hindi lang nakita ang misteryosong kabayo, pati na rin daw ang hila-hila nitong karo ng patay. 1970, wala pang man sa karsada, ilaw. Halimbawa gabi, may naririnig kang tumatakbong mga kabayo. Parang may mga karong nilalatag dyan sa daan. Tapos bigla ka na lang mangingilabot. Makakaamoy ka ng para bang amoy patay. Laking kabayong itim, kikilabutan ka. Bigla ka na lang tatakbo, kapikit na lang akong tumatakbo. At ang nakita
nakita raw ni Oscar na misteryosong karo de kabayo, makalipas ang 5 dekada, muli raw nagpakita sa kanya nung nanungkulan na siya bilang kapitan ng kanilang barangay. Nagro-ronda kami, minsan umuwi na lang kami. Talagang pagka naglalakad kami sa daan, may naninag kaming parang may dumadaan na kabayo at yung karo. Simba kami, kaya lang ginabi kami. Kung totoo man yung kwento ng kabayong yan, ayoko nang makakakita dito ng kabayong pakalat-kalat, ano? Hala! Gabing-gabi na! Sino kaya ang ililibing? Manong, sino kaya ang namatay? Tumayo ang balahibo ko. Pagka makikita mo yung kabayong yon, may mamamatay daw. Edith! Ano nangyari sa'yo? Para bang may dadaan na si kamatayan. Tulaw! Edith! Merong kukunin sa isang bahay. Tulaw! Edith! Buhay pa po yung lola ko. Naikwento po niya sa amin tungkol nga po dun sa kabayo na may hinhilang tanikala. Bagong panganak po ako nung na-experience ko yon. Parang may paparating na kabayo na ang lakas po nung palatok talaga ng paa niya. Aman namin sumasalangit ka! Ay, sabi ko, ito nga yun. O, oras ko na yata. Mamamatay na yata ako. Hanggang sa hindi ko na narinig yon. Abelardo! Oh, Alma! Kamusta anak mo? Kailan binyag? Ano? Anong tinuturo mo? Yung karo! Alma! Hoy! Pag daw po pala narinig yon, dapat ipagkwento mo. Para daw po hindi matuloy bagong panganak ako, baka isipin ng mga tao na babaliw ako. Nakatabing bahay ko, aksidente nga daw po, dedo na rayba. Yung ibig sabihin nung narinig ko gabi, yan siguro yun. Bago mamatay yung asawa ko, sabi ni Alma, may narinig daw siyang tanikalang parang lumalakad. Tigil sa amin. Yun pala yun. Halimbawa, yung kinaumagahan na ikwento ko yon, baka hindi natuloy. May ang nagdamdam. Sabi ko, hindi naman siguro totoo yun. Para sa akin, totoo po talaga siya. Pero sa aming pananaliksik, matagal na palang ginagamit ng mayayamang mga pamilya sa Pampanga ang karo na hila-hila ng kabayo para ihatid sa huling hantungan ang kanilang mga yumao. May panahon na ang namamatay sinasakay sa kabayo kasi talagang wala pang sasakyan noon. Pag mayaman, white yung kabayo. Ang mga nakikipaglibing nakabalot ng itim na damit. Merong regional variation ng paniniwala ng pagsundo sa patay. Sa mga lugar na tabing dagat, ang common ang sumusundo ay isang bangka. Pero sa mga lugar na nasa loob ng kalupaan tulad sa kaso ng Pampanga, karo na. Dito sa Pampanga, buhay pa yung kultura ng karo de kabayo. Madalang lang po yung namimili ng kotse. Kadalasan po ay kulay puti ang mga karo at kabayo. Hindi po sa amin yung nakikitang kabayo. Ang kwentong kutsero, kasi nung panahon na yun, natin to entertain them, hanggang nagpasa-pasa na, tapos nagdadagdag na. Pero kung ilalagay mo sa lugar, hindi naman talagang makatotohanan.
pinabibindisyon namin sa pare ang kalsada namin. Maiwasan na yung mga kaluluwang naglalakbay. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.